Hi mga kaigsoonan nato diya sa Pilipinas o sa Cebu, labi na sa Cebu. Daghan na kayo cases sa Cebu, parte sa coronavirus. O niya, I have to say, namatay akong sister-in-law, the most beautiful person that I know, namatay siya ganina, 2:30. So, na yung mga bugo, nga mga Bisaya, nga mga taga Cebu, nga mga bugo, kayo sanan, kay gatuo sila, nga tungod kay, naama nagka-corona akong sister-in-law o possibly akong manghud karon nagka-corona kay syempre kuyog sila. Magkakuan ko ba nga nganong pataka mo mag storya kanang mga binugo ninyo nga style ngayon nga o dapat nagpa-swab test na sila before sila mulakaw kay ngano makatabang ng swab test kay ngano tanan bang na corona na ay simptomas basig na kay corona papaswab test ko no. Kanabang mga discrimination na hitabo na ni sa Alaska Mambaling kay nung dumo katong sa Alaska Mambaling ka panahon nga ang Alaska Mambaling mo'y pinakauna nga area sa Pilipinas nga daghan nga positive sa COVID. Pero wa nila huna-una ang katong panahon na ganong daghan kayo resulta sa Alaska Mambaling tungod kay ang Alaska Mambaling mo'y gipunteriya kay mo'y pinakampopulated mo'y gipunteriya o pa swab. Kanang mga bugo nga mga ignorante nga kinahanglan pa nga idukduko ng ulo para makasabot nga ang COVID dili na ingon nga abi kay pataka man dili tanan tao. Yes, daghan kay gahig ulo sa Alaska sa Pilipinas Alaska but sa Pilipinas mga Bisaya mga taga Cebu dili lang kayo sa main sa Cebu tibuok Cebu daghan karon nagka COVID. Tinuod nga kita, kinahanglan kita nga mag-amping. O try our best nga dili ta magpataka o halok o gunit o bisaglaag-laag kung wala mo'y kinahanglan nun. Pero magkinahanglan ta, mupalit ta o sudan, mupalit ang pagkaon. O, dili sala sa pamilya sa akong sister-in-law o dili pod sala sa pamilya sa akong igsuon. Nga si Bliss, dili niya sala nga abi kay nagka-COVID man siya, abi kay namatay man siya sa COVID. Sala niya tanan, dili niya kargo tanang mga tao nga naa sa ilang dapit nga nagka-COVID. Kay naay nakatakod ana niya. Tinuod nga ang COVID labi nag Delta. Ang Delta COVID dili na siya in anak ka sayon nga supuon. Ang problema sa Delta paspas, dili siya as hinay kaysa original. Diri sa UK, nay na nga Delta. Pero, dili gina siya pareho nga diha sa Pilipinas nga mga matay ang mga tao. Kung mga Delta may mga tao, dali ra na la sulbon diri kay naami daghang pag mga tambal o mga equipment diri. O daghan mig numbers, tungod kay tanang tao diri sa UK is registered sa government and then when they die, they will be registered. Kung COVID, the reason why ngayon sila nga unag, heart attack man na siya, nga nung gi-COVID man, nga nung gi-COVID man ang registration, nga heart attack man na iya ha. Dili. Kay once nga mawadaan na mga kanang oxygen, ang inyong kasing-kasing magbaw, mura na siya na lumos. So pag lumos sana, mamatay na yung kasing-kasing tungod sa heart attack. Purting paspasa ang beat mo nang mamatay. Once nga mamatay na imuhang, kung dili na naka-function imong heart, tibuok ni mong lawas, mamatay. See, kung mawa imong kamot, mabuhi ka. Kung mabuak imong ulo, kung naapa kay utok, mabuhi ka. Kung maputol imong tiil, mabuhi ka. Pero kanang imong kasing-kasing, pag wala na na siya mo, pag dili na na siya mo function, patay ka. Okay? So, ang akong problema, ang akong nakalegutan gyud sa tinuora, hinaot unta kanang mga abnormal og utok nga ingon nga hala sige idebatiha ko. Mag nganong galagot kog maayo, nganong magingon mo nga oh kanang mga tao nga naay COVID, napataka manguna sila, nagawas-gawas manguna sila kay ngano di ka mo gawas palit og sudan? Ngano? Siguro dato ka. Nga na kay maid. Sagdi lang kay karang maid mo magdanag virus nimo. Oh, so type ka. Ang virus walay gipili.
wa ka kaybaw kung kinsa imong kalaban. Bisag unsa pa na imong magmas-mas ka, ang mask, ang face shield, hugas kamot, can help you to protect yourself. But naatay mga lapses. Naatay mga lapses usahay. Nga usahay makalimuta og kanang trapo sa makalimuta og kanang panghinaw, makatrapo ta sa atong naong, wa ta kaybaw nga paggawas dai nimo, nasanghiran lang nimo gamay katong na, nasanghiran lang nimo gamay nga dalan or whatever kanang gamay nga life surface, nasanghiran nimo gamay na ana kay COVID sa imong kamot. Palihog lang mga Bisaya, mga Pilipino, huwag po kayo maging stupido. Yung mga tao na nagsasabi na ang kato, yung mga tao na nagka-COVID, mga tao na namamatay dahil sa COVID, kasalanan lang namatay sila. Nakikita ko kanina, nakita na ko ganina sa post ko kanina on my Facebook group page. Alam mo sinabi ng isang membro ko, magbigti ka. Huwag kang magano, huwag magpakamatay ka, huwag mo kami isali sa COVID mo. Masumbi ka. Grabe. Ganun ba tayo mga Pilipino? Minsan naisip ko ba, ito bang paging advocate ko na may pagmamahal ako sa mga Pilipino na dapat yung mga tao na may diabetes tulungan. Kung ganyan ba mga Pilipino ngayon? Ang papangit na mga ugali nyo. This is my first time to say this, but my God, ang babastos, no moral conducts, no, my God. Bastos. Ba't mga Pilipino mga bastos? Ba't mga Pilipino walang konsensya? Yan ba mga Pilipino ngayon? Or, ganun ba? At saka, napaka-piloso po, tama ka Mari. Napaka-piloso po na parang mang may alam, wala namang alam. Alam mo, ang feeling ko talaga, namamatay yung sister-in-law ko, alam mo, recovery na siya eh. She's a very strong woman. She fought for her life. She fought for her life. When I phoned her the other day, she was saying to me, she was sitting down, I'll post it to my thing. I'm so sorry to the family. I'll have to post this picture of Bless. But Bless was sitting down, like concentrating her breathing. She tried her best to survive. She tried her best. She fought really, really hard to survive. And you know what she told me? I will do this for my child. I will do this for my son. Tapos yan ang sasabihin nyo sa you know, yan ang sasabihin nyo sa sister-in-law ko. That's what you not say to my sister-in-law. Muna inyong sultion sa akong sister-in-law nga. Tungod sa akong sister-in-law, nagpataka lang siya, lakaw-lakaw, walay swab-swab. Mga ignorante mong nagkumanginataya mo. Gusto mo makaibaw ka ng unsa kong maglagot, mauna siya. Ha? And also, the problem is, the Philippines at the moment, ang Pilipinas, walang masyadong doktor na at saka mga nurses are resigning. No equipment. Alam mo, sigaw ako ng sigaw. I know Jay Gerson. I know it is iilan lang ang mga, but I'm, kung kano pa Gerson is, bato-bato sa langit, kung ang matamaan, huwag magalit. So, those Filipino who are good people, sana dadami tayo parang gremlins. Para mapalitan na yung ano, mapalitan na yung mga masasamang mga utak. No? Apologize to those Filipinos na nasaktan ko na sinabi kong mga bobo. If you are not bobo, that words not belongs to you. That words are not, di kakasya sa paan nyo. So do not accept that words. Because marami talagang mga Pilipino ang babastos. And then, what they do, instead of giving compassion, instead of
nakikiramay sa mga tao na namatayan. Alam mong gagawin? Kinukutya. Ha? And also, there's also a lot of Filipino na parang feeling nala na yung mga doktor. O gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo yan. Alam mo ba? When I'll tell you a story what happened to my sister-in-law. Love you po, Gerson. Alam nyo po, nung kung first day na nag-ano siya, may COVID na siya, ang symptoms is normally they come up at 5th day. She was so tired. Kaya pa niya. And then, I was saying to her, like, ang lagnat niya, grabe yung lagnat niya. Sabi ko, tanggalin lahat ng mga balot mo sa katawan, make yourself, like, at least, I know it's very cold, but, like, remove everything so that you can release the heat and then you will cool down. Because kailangan nyo pong mag-cool down. You need to cool down your body. Kung pwede, lagyan nyo ng ice yung, o ilagay nyo yung paa nyo sa ice. Just to make sure that your body is cooling down. At saka paracetamol. Kaso lang, itong si Delta, hindi nag-give up. Kahit nag-paracetamol ka, tataas at tataas pa rin yung fever mo. Kaya, kailangan, di ba sabi ko, nagnangakak ako palagi, bili kayo ng ano, oximeter. So, itong yung sister-in-law ko, she really refilled hard. And then, separate na siya sa anak niya, tapos yung asawa niya, at saka yung kapatid ko, at saka yung anak ng kapatid ko, separate sila. Nag-a-isolate na yung sister-in-law ko. With her father. Because also her father, who also passed away, also have COVID. Okay? So they really, really work hard for it. Then for a few days, she was okay. And then suddenly, when my brother phoned me, she said, "Sis, what I need to do?" When I look at it, my sister-in-law is really struggling, but she's still fighting. Looking at her saturation, she was dropping. She was dropping 38, like 82, 80, 81, 90, tapos pabalik, pataas, pabalik, pataas, pabalik, taas. Her heart rate was fine. Her heart rate was fine. But her father, the way I look at it, it was really, really hard. Kasi yung father niya has like diabetes and has high blood pressure. And then by that time, the father passed away, and then my sister-in-law like fought her hardest just for her son. Okay? Dinala sa hospital. Kaso lang, ang hospital ay puno. So my sister-in-law sat in the ambulance. Doon sila tinitreat. The treatment was only fluid and also oxygen na bayad. We bought the oxygen. And then, the problem with COVID is, it is a clot. It is a clot. I just wish that Philippines have the facilities like the same as here in the UK, that people who has COVID straight away will have the blood test straight away, rather than trying to find a doctor to do this bloody, like, they, you know, the doctors need will be there to do the test. Oh, D-dimer, mga coagulation, ganun, para so that they can treat the patient straight away. But the problem is, the hospitals walang staff. Hospitals in the Philippines don't have enough beds. Hospitals in the Philippines don't have enough equipment. I will not blame the nurse who look after my sister-in-law. Because when she was with my brother, because my brother stayed with my sister-in-law all throughout. Because I told my brother, make sure her saturation will not go down. Not go down from like minimum of 92. When it go down below 92, call the nurse. And that saved her a little bit. And then last night, the hospital protocol says you have to go home. So therefore,
Nung umuwi ang kapatid ko, ang problema is nobody's watching my sister-in-law. Yeah? Because you have to understand, in the Philippines, we are not the same here in the UK that when we are in, for example, in a COVID bay, we will have 5 beds with 3 nurses. We don't have that. And we have doctors. No, they don't have that. Many nurses in the Philippines will handle 60 patients. And how do you think that this, when they are deteriorating, how do you think that these people will survive? So basically, it is ideal for family to stay with the patient so that the family can alert the nurses. But what happened? The nurse sabi, tinanong niya daw yung sister-in-law ko. Hello, Mrs. Okay ka pa ba dyan? Nakita ng nurse na ang my sister's saturation was going down. I don't know if she checked the vital signs. I don't know if she checked the heart rate, because obviously when the oxygen, when saturation will go down, respiratory rate will go up, and then the heart rate will possibly up, and then they go down. So basically, my sister-in-law had a cardiac arrest. Now, yung mga Pilipino, hanggang ngayon, nagmamatigas dyan sa Facebook. Oh, COVID, drama, let us free and all that. You know, I was a campaigner. I did that with Alaska Mambaling. When our place was locked down. Yeah? When our place is locked down. I was one of the campaigner there. But now after a year and few months, a year and 6 months, I've learned that lockdown is important and education is important as long as there is ayuda from the government to help the people who are locked down. Ngayon, mga Pilipino, ha, tatagalogin ko, although that it is that this case is not from Manila or what's a Tagalog region, it is happened in Cebu City. Ang masasabi ko lang po is that, so that everybody will understand, I have to speak in Tagalog. Ang COVID is not intentional. Hindi natin alam na yung kasama mo pala ay may COVID. And those people who already have vaccinated, meron po kayong tendency, or not tendency, but you will still get COVID. You will be the biggest carrier because you will not have a symptoms. You know the difference is my sister-in-law did not have the vaccine. My brother had the vaccine. He had the Pfizer vaccine. So my brother already have like how many days now? I think he passed the 14 days already. Okay? So possibly he is no longer infected because he had symptoms, a little cough and fever, and that's it. That's the good thing of having a vaccine. That's why, guys, whatever the brand of the vaccine, get it. But obviously, you have to think about the side effects. But all I can say again, I repeat, wag po kayong masyadong judgmental, kasi yung namatayan, it wasn't their intention to kill their family, kaya sila naglagala-gala. Be sympathetic, Filipino. Di ba mapagmahal ang mga Pilipino? Dati ganyan ang mga Pilipino, di ba? Mababait na mga Pilipino. Why mga Pilipino, mga Piliso po? Feeling they know everything, no? Be compassionate. At hindi po kasalanan ng sister-in-law ko. Akong usbon, mga silingan ako diya sa Cebu.
diha sa Talamban, diha sa may na akong silingan sa akong sister-in-law. Ayaw mo pagpalabig, pagchismis diha. Kay kanan yung mga ba-ba, masudla na og COVID. Kay pagpanahon nga magka-COVID mo, mga matay mo diha, ayaw kabala ka. Kay kami nga pamilya nila ni Bliss, dili mi mo pareho sa inyong gibuhat, nga inyong yaga-yagaan, inyong nang maltratuhon, inyong i-discriminate ang pamilya ni Bliss. Dili na namo buhaton ninyo. Be kind, guys. We need kindness during this time. We need to help each other. What's going on is not our choice. It happens. So just look after and be responsible of what you're doing. It's just so... I'm frustrated and that's the reason why I'm doing this live. And I'm hoping those people na magsalita dahil sa COVID, negative about the vaccine, negative about mga tao na nag-hospital, parang COVID ba yan? Negosyo yan. Yes! There are greedy people who making the COVID pandemic as a business. It is obvious, wala ngang COVID, binisnis nga yung mga taong hindi papatay. Ngayon ang mga namatay na yung mga tao, binibisnis na nga eh. Diba? So just be kind. Don't be so rude. And don't discriminate other people. Because, tandaan nyo, ang gulong, it is a circle. What you might done to others will be done to you. Kung ano yung ginagawa nyo sa ibang tao, baka gagawin niya sa iyo. Worst pa. Kaya, kung sino man ang nagmamaltrato, nagdi-discriminate sa pamilya ni Bless, kakarmahin sana kayo. I'm sorry. I love Filipinos. And I will never have the tattoo of the Filipino flag in my wrist if I don't really love the Filipino. And I will protect the Filipinos. But this time, the way I've heard about how hurtful they hurt other Filipinos, you deserve to have COVID. I'm sorry. I am so upset. Discrimination is no place in this life of ours. Salamat po. Bye. Thank you for watching. And please share. Para yung mga bubu maka matuto.